Thank you.
Marlon. Ngayon po, bigyan po natin ng konting pananalita na galing kay Kuya Glenn, uncle ni Marlon. Kuya Glenn po, na uncle ni Marlon. Una po sa lahat na ako'y nagpapasalamat at pagdaloy po kayo at pagpuro po na ang pamangkin. Ang isa lang po masasabi ko sa naalala po, papasalamat po kami at umabot pa siya na unang dala namin sa Quirino noong taon ng 2009. Ng December po at umabot pa siya ng 2011. Papasalamat po kami at umabot pa siya ng ganun. At ang hiling niya lang po talaga ay nagkaroon siya ng vascular sa kanyang kamay. At nagkaroon siya ng lagyan po ng December at itong 30. Papasalamat po yung pamangkin ko at nagkaroon siya. Namin nalaman yung pagkakalaman niya rin nagkaroon siya ay mawawala ng isa. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagkakalaman. Ang susunod naman po ay si Kuya Willie, ang kapatid ko ni Marlon. Gusto na rin po ninyo. Diyos na
na yung pag-iingat niya tayo sa sakit niya. So, sana po yung mga kagaya namin na apektuhan sa nararamdaman namin sakit niya sa pagkawala niya sa ano. Maluwag na lang po natin tatanggapin ito para maluwag din siyang makarating sa heaven. Yun lang po. Thank you po. Magandang gabi po sa inyong lahat sa pagkakas po. Si Marlon po, hindi po ganun po matagal siyang nakasama. Pero alam ko po na simula nung nagkasakit siya, lumabot po siya para po sa atin lang at para po makasabi natin po siya ng matagal pa. Alam ko ngayon, si Marlon, okay naman kung nasa siya ngayon kasama ng Panginoon natin. Kaya makakapagpahinga na siya. Matagal din siyang nahihirapan sa sakit niya. Marlon, mamimiss ka namin. Mahal na mahal ka namin lahat. Paalam. Ang susunod naman po ay yung uncle ni Marlon, Uncle Galvin. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagkiramin niyo. Mamiss na po namin si Marlon kasi simula po ng pagkawata ay nasa subaybay na po namin yan. Ngayon sa tubag niyo yung araw na mas lumaki na po siya sa akin. Nakakamiss po yung ano, yung pagiging ano, makultimat na minsan madalas siya magbiro. Sana dalahin ko lang na makapagpahinga na siya at saka makapili na yung ating mahal na Panginoon. At nagpapasalamat po ako muli sa inyong pakikiramay sa pamilya po namin. At yun po, maraming po salamat. Susunod naman po ay si Uncle Charlie ni Marlon. Uncle Charlie. Ang gayon po sa inyo lahat. Salamat po sa pagdala ng burol ng aking pamangkin po. Sa natunodong ko po dito sa Manila po, pamahal po sa akin si Marlon. At tinuloy ko na po siyang tunay na kapatid. Ang susunod naman po ay si Ate Bec, auntie ni Marlon. Ate Bec po. Desi Lim. Lola po ni Marlon. Sa inyo lahat po, napakasalamat po ako at kapalimayon. At higit sa lahat. Higit sa lahat po. Nagpapasalamat po ako sa si father niya, kay Efrendi Luna, na kahit papaano, alam ko na mahal niya ang bangin ko. Pero sa totoo lang mo talaga, sa kanya po ako nagpapasalamat ng gusto dahil naranasan ng pamangkin ko na kahit na stepfather siya ay naranasan lahat ng pagmamahal dahil naibigay sa kanya. Nagpagamat lang din, mahal siya ng ina pero mas lalong siya. Different mo na. Kaya sa totoo lang mo, ngayon na nagsasalita ako sa harapan niyo. Nagpagamat hindi ako gano'ng magkasalita. Dahil sa totoo lang ko, kahit ang pamangkin ko po yan. Para po narin itinuloy na anak, sabi sila ay lumaki sa aming tabi. Na kahit na sabihin natin na dapat kung naging siya ay naging matibay at naging matatag, sa bagay hindi natin masabi na siya ay bata. Na lahat na kung sinunodya ang mga alituntunin tungkol sa mga pinagbabawal sa kanya, sa mga pagkain, doon lang sa natali.
na siyempre hindi natin masabi dahil siya ay bata at nasanay siya sa mga sarap na pagkain, na nang siya ay magkasakit, maraming ipinagbawal at inano sa kanya. Kaya siya minsan ay nagnanakaw ng pagkain na hindi dapat sa kanya. Yun ang nakasama sa kanya. Kaya sabi ko, masabi ko na lang na sana wala siyang masisisi dahil siya may kasalanan at kaya siya magkaganyan. Kaya masabi ko na lang sa aking pamangkin, sana ay sa mga oras na ito, ay tagapin na lang siya ng ating Panginoon na kahit pa paano ay kahit masama sa aming tulong ang pag-alis niya. Kami naman ay tanggap po dahil lang sa akin naman sa mga paghihirap at pagdialisis na ilang na more than one year. Ngayon ay maraming salamat na lang dahil kahit pa paano ay makakaraos na rin siya sa kanyang mga laraan ng paghihirap. Kaya masasabi ko na lang, maraming maraming salamat na lang sa inyo, sa pag-alabas. Sana ay kahit pa paano, tayo lahat ay punta rin sa kanya. Kaya masasabi ko na lang sa aming pamangkin, sana ay namitan na siya sa kami po. Para kahit pa paano, magiging maganda naman. Lahat naman ang suporta, hindi naman ang magulang niya. Kaya lang, siguro talaga binilos na ng Panginoon na siya ay punin na kaya sa lahat. Takapin na lang namin kung ano man ang pag-ibigin niya. Susunod pong magsasalita ay si Ate Beck, Ate Pony Marlon. For the 3 months na nasa hospital po kami, ako po yung nag-alaga sa kanya. Masakit po sa akin na ganyan ang sinabi niya, pero wala na tayong magagawa dyan na eh. Tanggapin na lang po natin. At ang masasabi ko na lang po, maraming salamat kay Kuya. Dahil po muli sa kanya, hindi po umabot yung pamangkin namin ng kanyang ng isang taon pa siya. At kung siya ay mabait na bata na naging masunurin sa anak po, umabot pa sana siya hanggang sa makarecover. Maraming salamat din sa kanyang ate na si Mona na siyang nag-alaga itong late na lang po. Mona, salamat sa inalagaan mo yung kapatid mo. At sa kanyang mga kapatid na si Mandy, alam kong napamahal na rin po sa kanya yung kanyang kuya. Ang masasabi ko na lang po, sana po maging close na lang po kayong magkapatid. Dahil iyan na nga, kayo na lang dalawang natira dito. At sa mga tumulong po sa amin dito, maraming salamat po sa inyo. Lubos po talaga ako nagpapasalamat dahil sa inyong tulong. At lalo-lalo na po kay Kuya. Yan lang po ang masasabi ko. Maraming maraming salamat po.
uncle mo ni Marlon. Good evening po. In behalf of the Luna and Dorado Clan, we'd like to thank everybody and associations na nandito po ngayon para makirami sa akin. Katulad ng mga sinabi po ng mga kamag-anak namin, Marlon is a strong person. Hindi mo siya makikitaan na kahit anong sakit. Kahit pagalitan mo, salita mo na di maganda, ngiti na ang ibibigay niya sa'yo. Sa mahabang panahon na si Marlon na tinuloy namin, actually hindi namin siya naging pamangkin eh. Naging kaparkada lang namin si Marlon, ganun siya kapundo sa amin. Sa maraming panahon na nasubaybayan namin yung paglaki niya, silang magkakapatid, walang dull moments kumbaga pag magkakasama kami. Hindi na namin iniisip yung proportion ng relationship namin. Ang iniisip na namin is maging masaya kami pare-parehas. Kaya nung last time na binantayan ko siya sa kanyang dialysis, 3 days bago siya nawala, that was the first time I've seen him in pain. Yun yung unang panahon na nakita ko na talagang sasaktan na siya. Bruises on the different parts of his body, especially lower parts. Dahil sa ilang beses siya pagdialysis, hindi niya hininda. Pero siguro nga dahil na nararamdaman niya na rin na hindi niya kakayanin. Yung mga huling panahon o huling araw, nakikitaan na namin siya ng talagang sakit. Sakit na sa aming lahat na naiwan niya, siguro mas doble pa. Kasi hindi lang siya kawalan, kundi parte siya ng buhay namin na talagang hindi namin makakalimutan. Pinakita namin yung sakit, yung pananakit ni Marlon. 4:30 in the morning. Natanggap namin ng misis ko yung text. We're on our way dun sa Quirino. Tinawagan ko yung mother ko, sabi niya nga na wala na si Marlon. Half-hearted ako kasi una-una, alam ko na ito na yung paraan para mawala yung sakit niya. Hindi na siya magdusa. Pero sabi ko nga half-hearted kasi masakit talaga sa akin na mawala si Marlon. Kung nasan man siya ngayon, sigurado ako na masaya na rin siya kasi noong mga panahon na nag-uusap kami, akala niya sa sarili niya burden sa family. Kasi most of the time, minsan ayos-ayos niya na magpa-dialysis kasi sinasabi na nga na baka nahihirapan na yung family. Kaya siguro maganda na rin ito nangyari kasi yung mga pains and agony na naranasan niya bago siya mawala, I'm sure with God's presence, nasa mabuting kalagayan na siya. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga presidente, sa lahat ng mga miyembro ng ACTO, sa lahat ng mga tumulong sa amin. St. Peter Chapel, maraming salamat. Of course, Ms. Lily, maraming salamat sa pagtulong sa amin. For the immediate response to sa nangyari sa akin, maraming salamat po. Sa lahat ng mga presidente na nakipag-cooperate sa amin sa mga araw na to, maraming salamat po sa inyo na magandang gabi po. Maraming salamat, Jeremy. Ang susunod po magsasalita ay si Joseph, isang kaibigan po ni Marlon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa pakikiramay. Don, salamat sa wait, sandali nakasama kita. Usan ka mo ngayon, mamiss ka namin. Mahal ka namin na yun lang po. Salamat. Ang susunod po magsasalita ay yung palaging kasama ni Marlon sa si Kamar number 1. De Guzman. De Guzman. De Guzman. Kamar De Guzman.
Ricardo niya ang kausap palagi sa bahay. Halika na po, Vice President Mal. Sabi po sa inyo lahat, sa mga kasama namin, si David Melo, lalo-lalo na kay Kaya Boy, na maridiway, o kaya papasalamat po kami ng marami sa inyo pakikiramay. Biniro pa nga ako ni ano eh, Maglo nun eh. Yung nanalo ako ng, ano ba? Ano ba nalang kumerte nun? Ay, wala ka ba? Ano yun? Red Toaster. Oo, Red Toaster. Sabi sa akin ni Maglo, may mar, pag nagluto ka lang tinapay, bigyan mo ako. Eh, di ko alam bigyan dahil di ko ba nagagamit eh. Kaya lang mo ang alam pero anamin na nung Christmas party ng ato sa Laguna. Ano po ang papasalamat sa inyo lahat na nakikiramay sa Baguina Campus. Campus di Luna. Yan na po. Maraming salamat. Na si Mandy. Thank you po sa lahat. Kahit nag-aaway po kami niyan para mahal ko po yan. Kadalasan po ay kami ay laging wala rin sa bahay dahil ang aming pong iniisip ay kung paano po kami makakatulong sa mga sa katulad ng aming katulad ninyo. Wala po kaming ginawa ng aming asawa kundi naghanap ng mga ikabubuti kung may tutulong sa inyo. Nandiyan ang nag-iwalay po kami na nagpupunta po kami sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, nagpupunta kami sa mga pribadong lugar, sa mga korporasyon, at naghahanap po kami kung ano po ang mga benefit na pwede namin ibigay sa inyo. At bilang katunayan po ay may mga ilan dito, meron dito ang mga anak ng chofer na napag-aral po namin ng audience course na ngayon po ay mga professional na sila. Kami po ay nagtutulungan sa ganong sitwasyon. Sa mga, may mga pagkakataon po na ang layunin namin ay makatulong pagkos ay kami pa po ay napapasama dahil may mga ilan na talagang naiingit na dito sa aming pamilya. Dahil yun lamang po ang pwede namin itong nakikita. Sa akin po ay kahit na po ng mga nakalipas na panahon, ako po ay umating pa ng Christmas party ng ating asosasyon sa Malabon. Samantalang kami ng aking asawa ay hindi namin masyadong nakikita yung mismong nasa tabi na namin. Ang nakikita namin ay kung paano kami makakatulong sa inyo o sa mga pamilya. Hindi pala namin alam na ang aming mahal sa buhay ay akut na ang kanyang sakit. Kung hindi pa pa ho siya bumagsak at nahilo at dinala po sa ospital, wala po kaming alam na siya ay may sakit. Yun po yung naging aral namin ng aming pamilya na kung minsan ay nagkakaroon po tayo ng palaisipan na nangyanais tayo na tumulong sa ating tao. Pero yung tao yun po na nagpapahinto ng buhay. Pero ang ginawa po namin ng aming pamilya ay pinatay po namin yan na nagpapalakas ng loob namin para makipagpatuloy ang pagsiservisyo po sa lahat ng tao. Ang lagi po sinasabi namin kung ating Panginoon ay nagbuhay ng patay, nangaral ng ilang taon sa mga mamamayan, pero ang bandang huli, may sumigaw pa ay bago sa sabis. Kung ang ating si Moises ay dinala ang isang bayan sa kabilang dako at bilukaan dagat
at mismo lumipas ang ilang araw, may sumigaw pa na hindi karapat-dapat na maging kaitunod ni Moises. Yan po lang mga nagpapalakas sa akin. Parang ang ginagayt po namin ay ang tinatawag na mga kasulatan o yung ating pinag-aaralan, simulat-umulat po dapat tayo na nagpapalakas po ng aming concentrate sa mamamayan pero pinababayaan ang pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagpapahalaga sa ibang tao. Pero yung po'y nawala sa ganong sistema dahil nakita naman namin yung ginawa po ninyong pagpapahalaga sa amin nung kayo po, nung kami po ang nakailangan at nakailangan po ang aking anak. Halos lahat po at sinabi pa nga ng ospital, mag-aarali ba kayo sa looban ng ospital? Sila na po ang tumanggi na kumuha ng ito. Napakahirap po ng mga mahihirap na nagkakaroon po ng tinatawag na ganitong sakit na biglang nangangailangan po ng dugo. Dahil naranasan po namin na kahit may pera kami na pambayad sa ospital, kapag wala kayong dugo na itunodonate, wala naman silang binibenta ng dugo, ay pipiliin pa nila na hindi po lalagyan ng dugo ang emergency. Of course, kailangan ay may kapalit para po na dugo bago sa ginan ng anak. Yung po yung tinatawag natin na pagsuko nung pinakita po yung ganong sitwasyon, kaya natampakan natin ang gustong magbigay ng dugo yung ospital na yun. Si Marlon po ay isa na sa napamahal sa akin. Lagi ko nga hanap-hanapin yung pag-aking pag-uwi ay bukas siya magbubukas ng gate at pinabantayan po ako kung anong oras na po darating. Wala na po yung sinasabi natin na pag nagpapahinga po ako ng araw na Linggo para magpahinga, simula po ng Lunes hanggang Sabado na naglilingkod po sa tao. Pagdating po ng Linggo, ako po'y nagpapahinga at maakin. Wala na po mag-aakyat sa akin ng merienda. Wala na po na magbibigay sa akin ng tubig. Dahil pag ako po'y nagpapahinga, halos hindi po ako lumalabas ng kwarto. At talagang sinasagad ko na po ang pagpapahinga para sa pagdating naman po ng araw ng Lunes. Yan po yung mga nakikita natin. Ang aking anak po na si Marlon, hindi mo malamang makikita na yan ay tinatawag natin na magkakampo sa iyo kung ikaw ay magagalit. Kadalasan nga po, nung malakas ang pagpo niya, ang hilig talaga niya ay kumain lamang. Kaya ako ay tinatakasan ko yan ng pagbibigay ng pera dahil yun lamang ang pwede kong ibigay sa pamamagitan ng gusto niyang bilhin. Kaya tama rin po pala ang aking asawa na kailangan ay sa anak ay hindi pa masyadong magbibigay ng malaking halaga dahil hindi natin makukontrol kung ano ang mga kanyang pinili. Yan po ang naging karanasan natin ng mga dito po sa aking anak. Sa ganong sitwasyon po ay nakakapanginaya. Dahil nakita po natin na tayo po sa lugar natin ito, marami na po tayong naranasan. Pero siya po ay magsisimula pa lamang na bilang isang lalaki. Nagpapakalpati lang pa lamang po siya nagsimula. Pero pinutulan na po siya ng pagkakataon ng ating pinagawan ng paating pagkuhan. Pero sa nakikita ko po ay ang pagbabago, magkakaroon ng pagbabago. Kaya nakita po naman natin nung nagkaroon po tayo ng Christmas party. Kung gaano na kahit siya ay nagbibigay ng pagpapahalaga sa ating mga leader dahil sumama pa po siya ng Christmas party nung nakaraan po. Ibig sabihin po, sa mga ganong uri na tinatawag natin na gawain, pinakita naman po namin ng aking asawa, ng kanyang mga kapatid,
ang pagpapahalaga, pinagpita naman po ninyo yung mga picture ng mga nakalala. Talaga po, nakita namin na medyo nahirapan na rin po ang aking mga alam. Madalas po, nung nakaraang linggo pa, yung mama ay magkakasama pa po kami. At kadalasan po ay pinapasyal na lamang namin ang masakit po sa kanya. Kapag umu-order po kami sa mga kakainin, tulad po sa mga nakita ninyo kanina, masasarap na pagkain, pero tinititigan lang niya dahil bawal sa kanya. Yun po yung hirap na naranasan po ng aking anak. Sinasama namin sa mga iba-ibang lugar, pero limit na limit lamang naman ang kanyang kakainin. Kaya, kumisan po, ay hindi po matanggap ng kanyang ina na kuminsan kami kumakain ng napakarami na iba-ibang klase, pero yung anak namin na hindi naman makakain dahil bawal ay kuminsan ay pinatitikpan na rin po ng kanyang ina dahil hindi po talaga matilis yung ganung uri ng mga sitwasyon. Kaya sa ganung pong pananaw, nakita rin po ninyo, kahit na po yung pangyayari, no, yung anak ko po, dinala namin dito sa St. Peter, pero yung damit po niya ay dala-dala pa namin sa kotse. Servisyo pa rin yung mirror sa amin. Nagkaroon pa kami ng dialogue, no, dito po kay German. Kaya gano'n na lamang po yung chairman Valentino, anong sabi, kay Fred, nakikiramay kami sa iyo. Bakit ka pa dumating? Dapat ay hindi ka na lamang sumama dahil andyan at yung anak mo ay dapat ay mabantayan mo. Sabi ko, yung anak ko ay nandun. At nililisan, apat na oras naman kami maghihintay. Mabuti na yung mga kahit-trek. Apat na oras na yun, nakakatsyak ako ng mga karating na rin sa St. Peter. Nabigyan po natin ng pagpapahalaga yung importansya pa rin sa tao pa yan. Yung pong tinatawag natin na emergency na sorok na dumating si Tolentino dito po sa Trinoma. Nandun din po ako, umaga, wala pang tulog, para ipaglaban ang karapatan ng ating mga kinakaroon. Hindi po magigintahan yung tinatawag mga kakaroon ng pagbabago. Ang sinabi ko nga po sa inyo lagi, nung pabiro pa dito sa ating Christmas party, pati asawa ko na ay napapabayaan ko. Sinabi ko pa sa inyo noon, kahit akala ninyo'y papiro, nagsiselos na ho yung aking commander dahil hanggang alas 11:30 ng gabi nakikipag-dialog pa po ako sa mga opisyal ng gobyerno. Bakit ko po ginagawa yon? Dahil ang alam po natin ang mga opisyal ng gobyerno na mga iba-ibang ay kanyang katungkulan na may kinalaman po sa hanay ng transportasyon ay yung po ang aming kinakausap. Alam po yan ang ating director ng DTI na meron lamang oras ang mga opisyal ng gobyerno na makausapan mo ng matagal-tagal sa pamamagitan ng tapos na po ang kanilang kabilingkod at ang tatala. Yun po yung mga nangyayari sa amin. Kaya duga na nandun ka, nakasama mo, kalaro mo, ang anak mo, na hanggang nanonood ng TV, nang kakainan kayo ng pizza pie, etc. na wala po yung sa amin. Yung sinasabi natin na lugar na pagdating ng Sabado o Linggo ay ibibigay natin sa pamilya na yon, pero ang ginagawa po namin na ibibigay pa rin po namin sa inyo. Yun po yung mga nagawa namin. Sa madaling balita, kami rin ay nakulang sa aking anak na si Marlon dahil sa pagbibigay namin ng malaking ang aking laging pangarap
ay kung paano namin kayo matutulungan. Pero sa nakikita ko po, sa pagkawala po ng aking anak, yung aking pong sinasabi sa inyo ay bigyan ninyo ng halaga. Dahil kumisang po ay napapabayaan natin ang mismong malapit sa atin dahil doon sa tinatawag na pagbibigay natin ng malaking panahon doon sa ating nais na partikula. Pero kami po naman ng aming pamilya ay pinagpapala sa mga tanong namin uri na mga gawain. Dahil nagkakaroon po kami ng maraming mga kaibigan na katulad po ninyo. Nagkakaroon po kami ng maraming kaibigan na mga malalaking tao para itulong sa inyo. Kaya dito po ay ang pamilya ni Luna ay labis po na nagpapasalamat sa inyo at nagpapatunay lamang sa mga nakikita ko na lalo pa ko namin pag-iibayuhin ang paglilingkod sa inyo kapag dahil nakikita namin na nawala man po ang aking isang anak pero ang naging kapalit po ay libo-libong kasapi na nagpamahal po sa pamilya ni Luna. Kaya sa ganung sistema po, nakakabawas po kayo ng aming na masakit na nararamdaman sa ngayon. Ngayon po ay nagiging masaya kami pag nakikita naman namin kayo dahil hindi po kami nagkamali na kayo ay suportahan, tulungan at ipaglaban ang inyong karamdaman. Hindi po kami nagkamali dahil sa pamamagitan ng pagkakaisa at magbibigay ninyo ng halaga sa pamilya din. Kaya itutuloy po natin ang tinatawag ng pagsasamahan. Isatuloy po natin yung tinatawag natin na kung nagkakaisa po tayo, tayo po ay redistribute. Kaya masasabi ko na lamang po na aking anak, alam ko na nandiyan ka, nakikita mo kami ngayon, pero hindi ka na namin nakikita, hindi ka man namin nakikita, pero mananatili ka naman sa aming puso na tunay kami na nagmamahal sa iyo. Pardon, alam ko na ikaw ay nandito lamang, alam ko sa pamamagitan mo, nagkakulang man ang aming ang iyong mga magulang pero naniniwala naman ako na tatanggapin ka ng ating Panginoon dahil alam naman niya na makagiman ay nagkulang sa lupa pero mamahalin ka naman at aalagaan ng ating mahal na Panginoon. Yan ang aming paniwala dahil ang sinasabi nga po na laging tumatanim sa aming na mismo ang ating Panginoon ay nakatipa sa krus. Malinaw na malinaw po ang sinabi ng ating Panginoon. Ang sinabi niya sa nanay niya, huwag ka po ang iyong tangisan, kundi ang tangisan mo ay ang iyong mga anak. Lumalabas po, yun po yung pinapater namin ng aming pamilya. Yung salita na lamang na yun na pang naglilingkod ka sa kapwa ng walang kabayaran, 100% susuplian ka naman ng kargaan ng loob. At naniniwala ako na ang aking anak ay kasama-sama na ng mga milyon-milyong kirubin at inaakay na sa pamamagitan ng pagbibigay namin ng pagpapahalaga sa inyo lahat. Inuulit ko po, sa araw po ng bukas, tayo po sana sa huling hantungan ng aking anak, ay gusto ko po sana kayong makita at makikita naman ninyo na susupian namin kayo ng kauspuso at mamahal. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng buong pagpapalain.
si Siya Tono yung tumutulong sa atin para magkaroon tayo ng MOA sa ano, sa Goodyear, tapos sa St. Peter. Si Atorne yung ano, tumutulong. Kasi nang tulong sa atin, Atorne. Oo, laking tulong talaga si Atorne sa atin eh. Bigote, ayun oh, may bigote. Sigurado ko man lalaki yan.